ako sa kinabukasan kung saan nakadepende na tayo sa teknolohiya. Sa kung saan kalayaan natin ay pinagkait ng panahon at ikinulong sa kahapon. Sa paglipas ng panahon, tila nag-iba ang agos ng ating buhay. Nilamon ng teknolohiya, lumaganap ang pandemya. Isang taon na tayong natiling nakakulong. Tila nakasanayan na natin ito. Nabuhay, nakaharap ang ating mga telepono na kumukonekta sa atin sa mundo. Naging masalimuot ang buhay ng dahil sa pandemya. Hindi naging madali ang kinakaharap na problema. Kahirapan, gutom at kawalan ng trabaho, ito lamang ay iilan sa ating mga problema. Ano na nga bang nangyayari sa ating mundo? Mundong handog sa atin ang may kapal, ngunit ating pinabayaan, pinagsamantalahan at ngayoy pinagsisihan ang kinahihinatnan. Hindi ba natin namamalayan na baka tayo mismo ang rason, na tayo mismo ang sumisira sa ating mundong ginagalawa, tayo mismo ang sakit sa lipunan. Sasanay na lang ba tayo sa ganito, nakakulong sa isang kwardadong kwarto? Takot na lumabas dahil ang mundo natin ay isang peligro. Mananatili na lang bang ganito? Ano na lamang ang mangyayari sa ating kinabukasan kung mananatili tayong takot at nakakulong? Tingin ko eh, dapat na tayong gumawa ng aksyon, lumipad at ipalaganap ang pagbabago. Maging isang modelo para sa ibang kabataan. Kabataan na sumusuko na sa pagbabagong binibigay sa atin ang buhay. Mananatili tayong matibay sa kabila ng unos na binibigay. Sabay-sabay nating harapin ang bigay ng buhay. Manatili tayong matatag at hindi nagpapadaing sa anumang laban at pait ng suliraning dulot itong sakit. Hindi naging hadlang upang tayo'y magkapigbisig. Pag-asa nakatid ng Diyos na dakila. Siya ay bukod-tanging may-awa. Huwag kalimutang mananig at magtiwala. Kaya natin lampasan lahat. Tayo ay pinagpala.